Ang daming napareact sa video na mapapanood ninyo ngayon. Ito po ay viral video ng pananakit sa isang grade 10 student sa kaeskwela nito. Sa video, makikita ang pananampal at panununtok sa biktima na hindi lang daw unang beses na nangyari. Nagkaharap-harap na sa eskwelahan ng mga sangkot sa insidente at ang pinataw na parusa sa mga nanakit, 3 days of community service. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nabanggit dito na 3 araw ng community service ang ipinataw sa mga nanakit nang magharap-harap ang mga sangkot sa insidente. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, totoo po na meron tayong Republic Act No. 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013. Sa ilalim ng batas na to, mga elementary at secondary schools natin ay may mandato na mag-adopt ng polisiya upang i-address ang bullying sa kanilang mga institusyon. Nasa sa mga eskwelahan na ma-identify kung ano ang mga disciplinary administrative sanctions na pwede ipataw sa perpetrator base sa nature at gravity ng kanyang offense. So usually, mga disciplinary measures na to ay pwede mo isa sa warning or reprimand, posibleng counseling, and of course, katulad sa nangyari sa sitwasyon na to, community service. Pwede ring suspension at ang pinakagrabe na, expulsion na o ang pagpapaltalsik mula sa eskwelahan. Nakalagay din sa batas na dapat ay magkaroon ng nararapat na counseling services para sa biktima at ng pamilya nito. Of course, dahil ito ay mga administrative na kaso lamang, wala namang kapangyarihan ng mga eskwelahan na magpataw ng kulong o mag-impose ng fine. Ang pinakamabigat na penalty kung tutuusin ay expulsion nga, depende sa assessment ng eskwelahan kung ano ang nararapat na penalty. Actually, nasa batas din natin na kung nararapat na kasuhan ng mga bully sa ilalim ng ating revised penal code, dapat ang eskwelahan ang mag-report sa mga polis ukol sa insidente na to. Attorney, ano naman ang sinasabi ng batas kung minor de edad itong involved sa ganitong insidente? Well, alam naman natin na kung ang bata ay 15 years old or less, generally walang criminal liability ito. Although nagkaroon na ng amendment ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Law na nagsasabi na kung ang bata ay between 12 and 15 at ang krimen ay seryosong krimen tulad ng pagpatay, rape, arson, robbery or kidnapping, ay dapat naman magkaroon talaga ng some kind of intervention at ilalagay sa bahay pag-asa dapat ang batang to kung nangangailangan ng rehabilitation at detention. Pero kung hindi naman, ay dapat ay counseling na lamang para ang bata ay eventually ma-integrate sa pamilya at lipunan. Kung ang nagkasala naman ay mula 15 hanggang 18 years old, iba rin na magiging procedure dito. Unang-una, titingnan nila kung ito ay umakto ba with or without discernment. Alam ba niya ang ginawa niya kung ito ay mali o hindi? Pwede kasing mas matanda in terms of age, pero isip bata pa rin talaga. Kung makikita na ito ay umakto with discernment at medyo seryoso o karumal-dumalang krimen, mas mabigat ang sentensya. Halimbawa, kung 12 years or more ang sentensya, pwede ito magkaroon ng paglilitis kung talagang hindi makukuha o sadyang ayaw na magkaroon ng rehab o diversion. Pero kahit na magkaroon ng paglilitis at magkaroon ng sentensya, suspendido pa rin ang sentence until he is of age. Kasi baka naman ma-rehab ang bata, hindi na kailangan na ikulong pa. Pero kung talagang incorrigible, talagang walang pag-asa, or ayaw sumunod sa mga rehab condition, masisentensyante talaga. Pero titingnan nga muna kung may pag-asa pa. Alam naman natin na hindi rin naman talaga healthy ang environment sa kulungan o sa bilibid. Baka mas maging kriminal lang pag sila ay mailagay dito sa murang edad. So sana maayos yan sa mga kabataan natin. Kayo pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Hindi tayo mawawala ng pag-asa sa inyo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby.